Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong isang foreigner or foreigner daw ko, no? Yun ang sabi niya sa akin, and isa daw siyang expert pagdating sa crypto or forex trader. And ayun nga, nangako na yung 20,000 pesos natin magiging 60,000 pesos after 3 days lang, ha? Yun ang sabi niya sa akin sa GCash at Trust Wallet. And as you can see dito sa ating screen, ayan, ito yung convo namin. So, ipapakita ko sa inyo guys, no, kung paano nila ginagawa yung pang-i-scam or panluloko sa mga kapwa natin Pilipino, kasi nga marami pa rin ngayon, hanggang ngayon ha, ang nabibiktima ng mga foreigner daw ko, no, na pag nag-invest sa kanila ay in just 3 days kakikita agad ng malaki. Kasi sabi ko nga, no, until now ay may mga nag-chat sa atin, nagpapatulong na paano daw i-withdraw yung pera nila sa Trust Wallet na meron lamang million. Okay, which is hindi naman talaga ma-withdraw kasi scam nga. At dahil nag-invest sa mga to, itong mga foreigner ko, no, which is mapapansin natin mamaya, makikita nyo na Filipino rin pala. Okay, para sa akin ha, ewan ko lang sa inyo guys, pero nung yung kausap ko siya, napansin ko Pilipino talaga kasi naiintindihan yung pagtatagalog ko. But anyway, ito yung nangyari. So nag-add siya sa akin, tapos ayun nga, in-accept ko. So chine ko nga, pero alam ko na na-scammer talaga to. So in-accept natin, tapos ayun, nag-chat agad siya sa akin. So hello, how are you? So hi, I good. Tapos if may I ask you, where are you from? Ito yung mga unang chat niya. Tapos, ayan, well, I want you to know that you can get money from online business if only you are willing to make money. So, yun yung mga offer agad nila, no? Which is, ayun nga, kung bago ka lang, wala kang ka-idea-idea, tapos gusto mong kumita, lalong-lalo na, no, yung medyo gipit na gusto kumita, ito talaga yung madalas na nabibiktima dito, yung desperadong kumita ng malaki in just few days, talagang kakagatin mo to, no, na pwedeng kumita. And nakalagay dyan, if may I ask you, have you heard about Binary and Bitcoin investment before? So pagbago ka pa lang, ayan, magdududa ka na. I mean, makukurious ka talaga, no, ano tong investment, Bitcoin, Binary. Sabi ko naman, ayan, I know, I have Bitcoin, I mean, I have GCash, so sinasabi ko naman sa kanya yan. So have you invest in Bitcoin before? Sabi ko, not yet. Tapos sabi ko, kung taga saan siya, from Houston, Texas daw siya, and a Binary and Bitcoin consultant and investor. Yan yung pagpapakilala niya sa atin guys, ha. So sabi ko, how to earn, legit? Ayan, all you need to do is make a minimum deposit of the amount you wish to invest in 5 days. You will get returns of your earnings. For example, if you invest $1,000, you would be earning $3,000, and at the end of 5 days, you make withdrawal of a total of $1,000 or $15,000, which is magkano yan guys? So $750,000. Ito 5 days, pero mamaya guys, ang 3 days na lang yung offer niya sa akin, so inopera niya ako ng mas mabilis daw na kitaan. Sabi niya, I trade with legit Bitcoin investment as minimum na $300 pababa. Ayan, pababa na nga. So, send proof. Sabi ko, I want to try it. Can I really earn like that? Yes, ayan, dear. 100% legit, reliable. Yun yung mga sagot niya. Eh. All you have to do now is just register and start up your investment process now. So, ayan guys. So, makikita nyo dyan. Ha, nagtagalog na ako. Ano gagamitin pang invest? Sabi niya, sorry, don't really get you. So, medyo pakampa siya eh. Parang, kunwari, hindi niya alam or hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. So, may website ba? Ayan. Tingnan mo yung sagot niya. Yes, dear. Tingnan mo. Sinagot dito para hindi niya kunwari na amin maintindihan yung Tagalog ko. Tapos dito, may website ba? Ayan. Yes, dear. Sagot niya agad. Paano magsimula? Can you write English? Ayan. Gusto niya mag-English daw ako. Sabi ko, not good English. So, kunwari, ayan. Okay, dear. Let me try understand you on that. So, ayan. Tawag dito, kunwari, no, interested ako. So, sinesend ko sa kanya yung mga info dem. Kunwari, tapos gusto ko mag-invest using GCash. Ayan, so kukunin ang crypto wallet address. Ayan, hold on. So alam niya na, naiintindihan niya yung pagtatagalog ko. So kunwari, ayan, pakita din ako ng may pera ako. Tapos is there, install in your phone now and screenshot for me. So ito guys, ito yung madalas nilang ginagamit, Trust Wallet. Okay? So utusan nila tayo na mag-download ng Trust Wallet. Ayan, katulad yan. Tapos, next nyan is, ayan nga, pag-add wallet tayo, tapos sisendan tayo ng phrase, no? Tapos pag in-open natin, may lamang malaking pera. Sunod po, yes, there, now create a new wallet.
So after creating, ayan, tawag dito, hindi niya napapansin, puro Tagalog na yung sinasabi ko, tapos sinasagot niya ako ng sinasagot. Kanina parang hindi niya maintindihan yung yung pagtatagalog ko, no, English daw. Pero ito, ayan, tingnan mo naman. So puro Tagalog na dyan ang reply ko sa kanya, and naiintindihan niya lahat ng sinasabi ko. Ayan, so wala ako time dyan. Ayan, ginaganon ko na siya, nakakalito mga gagawin. Kasi gusto niya guys, no, mag-invest ako gamit Binance. Tapos sa Trust Wallet daw isi-send yung pera. So sabi ko wala akong time dyan. Ayan, gusto ko GCash. Ayan, so GCash sabi ko madali gamitin. Magkano kita yung sa 20k? Ayan, okay there, send me your GCash details now so that I can log in, start up the investment process now. So yung ginawa niya, tinan mo, gusto niya siya daw mag-log in sa GCash ko. Syempre, hindi ko sabi ko, ayan, log in, my GCash, no. Okay there, hold on, let me get your GCash account. Our GCash account. So, ayan, mapapansin natin, naiintindihan yung Tagalog ko. Pangalawa, ayan, meron siyang GCash na sinend, which is doon daw ako magsisend ng pera. Ayan, okay dear, just hold on little more, get me GCash account for you as soon as possible. So, ayan yan. Dito sa baba, ayan, pinakitaan niya ako ng mga proof na kumikita daw siya sa trading. Ayan, kasi hiningan ko siya ng tawag dito, valid ID. Sabi ko, bigyan mo ng valid ID, mag-video ka, pakita mo yung mukha mo, pero hindi niya nga pinapakita. Ayan, sinasabi niya yan ay, I don't really want you to delay your investment process. So talagang minamadali niya ako, mag-invest na daw ako para kumita daw ako. So yun yung mga tirada niya. Okay, hold on, let me send you the GCash account. So ayan, nag-send siya ng GCash account. So foreigner, no, nagpapa-invest, kunwari, tapos nakakaintindi ng Tagalog. Tapos ayan, mag-send ng GCash account, dyan daw isi-send. Pero syempre guys, though, hindi kasi natin ito matitrace na GCash account eh. Ang problema dito kasi, feeling ko, bumibili sila ng mga GCash account. Diba, nabalita nga sa GMA na may mga nagbebenta ng SIM card na automatic, naka-verified na sa GCash. So, ganun ang sistema. Kaya, ayan, hindi natin ito pwedeng itrace kasi, ayun nga, baka ginamit lang nila to, so kawawa naman. So, yun lang guys. No? Kung bago nga, hindi alam kung paano ang kalakaran dito pagdating sa crypto, eh talagang mapapa-invest kung ooperan ka nga ng 20,000 magiging 6,000 in just 3 days. Tapos sinek ko yung profile niya. Ayan po, so in-stock natin siya. Ayan, Victor Joseph Kuno. Foreigner ko no, no? Tapos ayan, may mga post siya. So gumagamit pa siya ng mga Pilipina. Ayan, para lang tawag dito ipakita na kunwari legit siya. Ayan, ito mga Pilipina. I told you to trust the process, sit back and relax. So, mga proof kunwari, no? Na nagpapa-payout talaga siya o yung mga kumikita sa trading nila. So, aywan ko lang, no? Kung kasabwat to or mga kinuha lang ata to sa Facebook. Ayan, itong mga picture na to. Para lang may post siya sa Facebook niya din. Para kunwari, may legit na transaction siyang ginagawa. So, yung iba, pag pinakitaan mo ng ganun, syempre maniniwala, ano, ay, oo, may kumikita. So, kaya ingat-ingat tayo guys, no? Ingat-ingat, wag basta-basta maglalabas ng pera. So, sinindan ko ng piso, actually, tinry ko sindan, ayan yung GCash, active na active, sinindan ko ng piso. So, ayan, very talagang persistent siya, persistent, gusto niya talaga mag-invest ako. Tapos, ayun, no? Tingnan mo naman ginamit pa si Lord, do you believe in God? Sabi ko, paano ikita ang 20,000 pesos ng 60,000? Ba't ang laki agad? Kailangan ko assurance or video. Hold on, let me show you something about the trading there. So, sinasagot niya ako sa mga Tagalog kong tanong. Ayan, Pilipino talaga. Tapos, ginamit pa si Lord. Ayan, yun yung nakakalungkot, no? Kasi gumagamit pa ng word na Lord. So, tapos, kung daw siya, Christian daw siya, may word pa siya dito eh. Ayan, if you trust and believe in God, then you should believe and trust in this opportunity God has sent you. So, ginamit pa si Lord, tapos Christian daw siya. Yes, dear, I'm a Christian and I believe God has great opportunities for us. Christian daw siya, pero sabi ko, hindi ka natatakot mapuntang impyerno. Really? So, tell me what's hell to you. Manhid, hindi ka tinutubuan ng konsensya. Hell is when you are in great suffering with yourself and you don't really want to free yourself from the bondage. So, yung hell daw sa kanya, yung nga dito sa lupa na nahihirapan ka, hell daw yun. So sabi ko, hindi ka Christian kasi yung hell after pag namatay ka, dumo pa lang mararanasan yung kung mapupunta ka impyerno, pero siya dito daw yan sa lupa. So hindi siya Christian.
Ayan, so ilang nakakalangkot no, ginagamit pa si Lord ng mga itong mga kalokohan nito. So hopefully guys no, ay makita nyo sa mga bago dyan, sana marami makapanood kasi nakakalungkot guys no, ang dami pa rin nag-chat sa atin na nabibiktima nito, tapos ang lalaki pa ng invest. Alright, so ito lang ang gusto ko i-share po no, ito si Victor Joseph. Pag foreigner, ayan, foreigner nag-add sa inyo, nag-offer ng investments, ay red flag na yun, red flag na. Okay, so ito lang ang gusto ko i-share, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.